Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. It's 5:10 in the morning. Okay, pag-usapan natin si part 2 ito ng usapang kasalan ni Sara Geronimo at saka ni Mateo Gudicelli. Kung panoorin nyo muna, bawa nabuksan nyo to, panoorin nyo muna yung una. Tapos, tsaka nyo to panoorin. Ito ngayon, yung diba yung sa una, sabi ko pinapipirma si Mateo Gudicelli. Hindi pala yun. Ang pinapipirma pala nung nanay ay si Sara Geronimo para mailipat dun sa nanay lahat ng ari-arian ni Sara bago sila ikasal ni Mateo. Okay, yung aking reaction nung last, yung part 1 ay tungkol dun sa ang akala ko kasi pinapipirma si Mateo ng prenuptial. Yung pala si Sara pala para mailipat sa kanya yung lahat ng ari-arian ni Sara bago ikasal si Sara. Parang may mali dun sa hindi ko kasi ito napanood ko lang sa YouTube na Showbiz Fanatic, tsaka marami pang ibang channel na nagsasabi na ganun nga. So ako parang sabi ko, parang may mali, bakit mo ipalilipat lahat ng kayamanan ng anak mo sa'yo? Unang-una, yung anak mo naman ang naghihirap. Diba yan, napanood pa natin yan, na nagparang na-depress na si Sara habang nag-show, hindi nga natuloy yung show ni Sara dahil sa, diba, kinuwento niya, pagod na siya, ganun. Anak mo naman ang nagpapagod. Bakit kailangan mo ilipat sa pangalan mo yung ari-arian ni Sara? Para makontrol mo siya? Lahat ng kilos niya kahit na may asawa na siya? Hanggang sa maging lolo, hanggang sa magkaapo na si Sara, gusto mo pa rin kontrolin yung buhay ni Sara? Hindi ganun. Tsaka unang-una, kinasal na si Sara. Wala ka nang... Hindi mo na siya pwedeng, kumbawa ka siya, papirmahin mo. Invalid na yon, null and void. Kasi may asawa na si Sara. Pag nag-asawa ang dalawang tao, lahat ng ari-arian, halimbawa walang prenuptial, lahat ng ari-arian nun, considered conjugal. So, halimbawa, pumirma si Sara, at ayaw pumirma, kailangan pumirma ni Mateo Gudicelli. Gising na si Mother. Mother, gusto mo sumali? Ayaw daw niya sumali. Dapat pumirma rin si Mateo Gudicelli dahil lahat ng property na naipundar ni Sara ay sa kanilang dalawa na. At saka, nakilabang naman siya kay Sara. Napabuti ang buhay nila. Kung tutuusin niya, dapat, ewan ko kung sino manager ha, halimbawa lang manager siya, 10%, sige, allowed sa'yo yan. At saka ata nung sa ABS-CBN ata, hindi ko alam kung 10 o 20%, lahat ng kikitain ay mapupunta doon sa expenses ng pamilya. Parang 20% yata kay Sara naman, laki-laki naman ang kinikita ni Sara. Yung 20% na yun, napakalaki na nun. At saka, siguro naman, nagpundar na rin siya sa kanya. Yung nanay, nakapagpundar na rin galing dun sa kinita ni Sara. Palagay ko, itong naipundar ngayon ni Sara, yung nakapag-isip na siya na dapat sa kanya mapunta yung makapag-invest o para sa future niya. Total, naibigay na naman niya lahat yung sa magulang niya. Naibigay niya na yung
yung dapat na ma na maibig na mapunta doon sa nanay, sobra-sobra pa nga yun eh. Sobrang bait lang talaga ni Sarah. Super bait na anak. 'Di ba? Sumusunod sa kanila. Ngayon lang talaga na syempre may edad na yung tao. Sabi mo, eh kung biglang mawala katulad niyan, yung ABS-CBN, halimbawa, mawala. Oh, eh paano na si Sarah? Diba? Tama lang yon na merong property si Sarah na nasa pangalan niya. At yun naman, ay please lang, huwag nang kunin. Yun ay, yung properties na yon ay para na sa mga magiging anak ni Sarah. Huwag na natin tayo mga magulang, tigilan na natin yung pag-control sa mga anak. Wala na tayong control. Magpasalamat na lang tayo. Limawa, nabigyan tayo. Magpasalamat tayo at nabigyan tayo. Huwag na yung gusto mo pa eh, lahat kunin mo. Diba? Kakaawa na si Sarah noon. At saka parang pinamumukha nung nanay na mukhang pera tong si Mateo. Diyan sa pagkakaano ko, intindi ko ah, pagkakaano ko na kung totoo yung sa YouTube na gusto ipalipat yung sa pangalan bago ikasal. Papayagan mo ikasal. Halimbawa, kung talagang naisip mo na hindi tama itong si Mateo. Halimbawa lang, ano, nasa isip mo na hindi tama si Mateo Gudicelli, na may nakita kang masama na ugali o ano. Bakit? Papipirmahin mo lang yung anak mo na ibigay sa iyo ang kayamanan niya, pero papayagan mo pa rin makasal kay doon sa lalaki? Hindi ba mali yun? Sa akin ha, para sa akin, opinion ko lang to, hindi ito opinion ng ibang tao, na nakakaawa na rin si Sarah. Kaya pala, di mo, kaya pala si Sarah eh hindi nagpa-secret marriage, hindi pinasabi, hindi inimbitahan yung side. Siguro, ayaw na ayaw nung side ng pamilya. So, wala na magawa yung si Sarah, kundi ituloy ang kasal. Ano, parati na lang hinto ang kasal dahil, canceled ang kasal dahil ayaw pumayag ng magulang. Siguro naman to si Sarah, may nakita naman na dun sa side ni Mateo Gudicelli, parang siguro mahusay naman na pamilya, ganyan, maganda pakita sa kanya, no? So yun ang aking kay Sarah. Huwag siyang pipirma. Bakit siya pipirma? De hanggang lola ka na, nakokontrol ka pa rin ng nanay mo. Nasa tamang edad ka na, Sarah, kaya tama yan, tumayo ka. Sumeparate ka muna. Hindi naman separate na separate, ano. Siyempre, magulang mo pa rin yan eh. O kung gusto mo, halimbawa, may trabaho ka, kung gusto mo bigyan ng pera ang nanay mo, bigyan mo, pero huwag mo, ang nanay mo, pakontrolin mo sa buhay mo, may asawa ka na. Diba? O, hayaan mo ng, total, may pera rin naman si Mateo. Diba? Ibig sabihin, yung pamisa-misan, kung gusto mong bigyan ng nanay mo, bigyan mo. Pero, huwag siya ang pahahawakin mo ng kayamanan mo. May kanya-kanya na kayong buhay, lalo na't ikay kasal pa. Ay, kasal na. Okay, yan lang ang aking masasabi, ang aking, dun sa update, dun sa part 1 ng aking reaction dun sa secret marriage ni, hindi naman secret kasi yung, wala naman kasing secret eh. Secret doon sa magulang ni Sarah. Pero sa sinasabi niyo secret, wala secret marriage. Kasi publiko yan eh, pwede mo nga tingnan niya sa munisipyo kung kinasal eh. No? At saka doon sa Senomar. So, okay guys. Congrats nga pala ulit Sarah ha? At saka Mateo. Okay? Thank you for watching. Babu!